Sige po, alam ko po na ang bawat isa ay excited na po na makinig ng mensaheng buhat sa pinakapuso ng Lord. Tayo na po lahat ay tumayo. Sa atin pong pagkayo, magtaas po tayo ng dalawang kamay. Tayo pong lahat ay tumigil at yumuko po tayo. Hallelujah. Sapagkat dakilang bagay na naman po ang gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Sa oras po ito, muli po natin pakanasahin ang mas malakas na kapangyarihan ng Diyos, ang anointed message, full of power na magkakatid sa atin sa tunay na kaligtasan, tumanggap ng himala, maranasan at kabutihan ng Diyos. Dadalhin tayo sa ating high calling and perfect destiny in Christ. I-welcome po natin ang malakas na presensya ng Diyos sa kanyang lingkod na ginamit noon, ginagamit ngayon, at patuloy niya pang gagamitin upang dalhin ang lahat ng tao sa kanyang pinakamataas na katawagan at pinakaperfectong kalagayan sa piling ng ating Panginoon. Wala pong iba ang lingkod ng Diyos, Ricardo D. Carillo. Power.
Last Monday, no? Na kung saan ginanap natin yung ating radio and television ministry anniversary. Aking pinrapisay na ito ang panahon na ang mga grades ng mga estudyante ay tataas. Amen. Yung mga ranking ng mga students ay tataas. Ito ang panahon na ang mga businesses ay kikita ng mas malaki. Amen. Ito ang panahon na ang mga income ng mga nagtatrabaho ay higit na lalaki. Amen po ba? Amen po ba? Sino po yung nakarinig nun? Taas ang kamay. Sino yung naniniwala at excited na? Alam niyo, si Abraham, nang narinig niya ang prophecy, no, hindi siya nagduda. Bagamat kung titignan niya ang sarili niya, matanda na siya at menopause na si Sarah. Pero naniwala siya at nangyari nga po. Nakikinig pa mo tayo? Pakisabi, nangyari. Amen po ba? So excited po ba kayo? Wala naman tao rito, hindi naman excited eh. Excited po ba kayo? Sino po yung nakaranas na ng pagtaas ng grades? Taas ang kamay. Amen. Oh, you see? Praise God. Sino yung nakaranas na ng pagtaas ng income, ng kabuhayan, everything, hindi yung pautang na naman, hindi yun. Ligaw yun, lihis yun.
Inyong mga hindi tumadalong o tumadalong pero hindi nagsasakabuhay. May tao pa ba rito? We are the heads and not the tails. I tell you, beloved. May tao pa ba rito? Walang sumasagot. Amen. Praise God. Magpatotoo ka nga muna, Diyos, nagtaas ka ng gamay. Hindi, magpatotoo ka muna. Nagtaas ka ng gamay. Give glory to God. Come on. Come on, come on. Susunod si Mother Alex. Sige. Yes, he will follow. Come on. And give glory to God. Kasi po, as you all know, kaka-college ko lang po. So, nag-a-adjust pa po ako sa college. Yung sinabi ni last day, anniversary, sinabi ni Papa na tataas daw yung mga grades. Inano ko talaga yun kasi alam ko na iba na sa college, mas mahirap. So, hindi ako sanay na nakakakuha ng mababang grades. Tapos nung first 2 weeks, first and second week ko sa college, nangangapa talaga ako. So yung mga grades ko hindi talaga sobrang nataasan. Pero last Sunday, sinabi nga ni Papa na tataasan yung mga grades. This week, so, lagi akong nag-highest sa test, sa mga ano, group report. Ay, mababa magbigay yung prof namin. Hindi ako, hindi sa akin effective yun kasi ang Lord tinutulungan ako na kaya never ako nakakuha ng line of eight simula nung last Sunday. So, to God. Amen. Praise God. Yan. Sabi nga ni Joshua, ano niya ngayon, katatapos na lang siyempre ng high school. Ngayon, nasa UST siya. Taking a pre-law, legal management. Nag-a-adjust siya. Pero hindi siya nakamuha ng mabababang grades. Amen? May tao po ba rito? Pinapataas ng Panginoon Diyos sa buhay. Amen? Walang mga natin sunod. Alam niyo, isa pang miracle ng Lord si Brother Alex. Actually, nasubaybayan ko siya sa DFCA. I would say that his life is a miracle from the Lord. Or what is happening right now in his life is a miracle from God. No, and itong 4 years, nakita ko nag-zoom up siya eh. Tumaas yung ranking niya eh, no? At ngayon, mag-testify siya sa kanyang college, si studying in the Lasal. Lasalista ito eh. Yes, he's not I'm kidding, he's from Lasal. Ano bang course mo, Alex? Halika. Lapit ka rito. Anong course mo? Magkaklase din sila ni Josh no high school. Eh tapos si Josh napunta ng USDA siya, nasa Lasal siya ngayon. Anong course mo, Alex? BS English. Ano, actually, Filipino siya. Kaya lang, he's not fluent in Filipino. English speaking siya. Kaya okay, you can say it in English. Essay, nung una po natakot ko kasi pag-plagiarize nga rin po, zero na po, tapos uulitin ko po sa second term. So, wala, from high school po, sobrang ang pangit ko po sa English. Hindi ko nga po alam kung paano ako nakapasa sa English sa college. Tapos, yun na lang po, nagtiwala na lang po ako kay Lord. Tapos, nung binigay na po yung results ng mga essays, 5 lang po kaming nakapasa. Research. Kaya, praise God. Amen. Tapos yung the rest po, plagiarize. Tapos, thank you Lord, na ako rin po yung pinaka-highest. Praise God. Amen. Ayan, saan ka nga Lasal dito sa Manila po? Manila. Anong course mo ulit? BSA English. BSA in English. Oh, galing. Mahina ka sa English pero yun ang course mo. What a pain. Alam mga natin si Lord sa kanyang buhay. Kasi yun, mahina sa English yan. Pero ang course na, BSA in English. Tapos, naglima lang silang nakapasa. Oh, ako pala mag-Tagalog eh. Nosebleed ako sa iyo, marunong ka pala. Hindi ako lang. Hindi, actually, hindi siya fluent talaga mag-Tagalog. Hindi siya. Lalo na si Jackie, wala si Mother Jackie. Kasi hindi naman Pilipino yung type condition eh. Yung kayong isang pagka-close friend nila. Hindi yung Pilipino. Mukhang Pilipino, pero hindi Pilipino yun. So, galing! Talagpakan natin si Lord! Hindi na nga yun! O sino pang magpapatoto? Sino pa? Sino pang magpapatoto? Sino?
Sino ang magagamot na to? Halika, si ano, si Clarice. Magbubulokan pa nga ito eh. Oh, kasi nagkainan sila, sila-sila lang eh. Pero ngayon, kasama na ako. Sige, dito ka. Mag-testify ka. High school po ako ngayon at syempre bago po high school life, tas di ko, hindi pa po masyadong ano, nangangapa-ngapa pa po. Pero po, thanks God po kasi, salamat po kay God kasi kahit ganun, ako pa rin po yung top 1 sa klase namin. Eh, alam pa nga natin si Lord. Kahit po, bago po ako sa school na yun, kahit hindi po ako masyadong kilala, pero po, pinipili na po ako ng mga teacher ko sumali sa bawat contest, tapos sumasali na rin po ako. Tapos, ayun po, nag-glorified na po si God. To God be all the glory po. Amen. So, elementary pa lang pala ito kakapta high school lang. Pero parang college na, no? Maraming college na, parang elementary lang. Yan ang talaga yun eh. So, kapapasok na lang sa high school, syempre hindi siya nag-a-adjust, hindi siya kilala sa school ngayon, pero nakikilala na siya kasi top 1 siya. Amen. Yun yung promise ko, sa eskwelahan, pupuntahan mo ngayon, makikilala ka. Sa lugar, sa bansa, anumang larangan, pinasok mo ngayon, makikilala ka. Amen! Dahil tinataas mo ang pangalan ni Jesus at tinataas mo ang pangalan ni Jesus. Amen! Because, amen, palakpakan natin si Lord. Yes, as you glorify God, no, and continually glorify the name of our God, God will also lift you up more and more. Amen! Tapos mo ba rito? Amen. So ready kayo for another prophecy. Sinong ready? Eh baka yung iba, hindi naman nakakaranas. Sabi kayo, utang pa rin kayo ng utang. Walang nangyayari. Kayo naman ang mamigay. Huwag lang po akong pinapatamaan. Ano po, huwag kayong magagalit. Huwag kayong masasaktan sa akin. Pero tatanggapin niyo po ang katotohanan at ma-challenge mo kayo. Amen po ba? Kapag nakakarinig kayo ng katotohanan, no, it's there's no intention to hurt you, but to challenge you. Amen. May tao pa humo rito. As you hear the truth, no intention to destroy you, no intention to hurt you, but to challenge you. Amen. May tao pa humo rito. Encouraging you, no, to step forward, not backward, and not to remain stagnant. May tao pa humo rito. So, okay. So, kaya po, baka hindi nyo ba nararanasan ang pagtaas ng grade sa inyong mga eskwelahan, eh may problema po yun. Pag hindi nyo nararanasan ang pagtaas ng inyong income, eh problema mo yun. Sapagkat you are not giving your best for Jesus. May tao pa ho rito, give your best, not for anybody, but to give your best for Jesus, and God also will give His best for all of us. May tao pa ho rito, amen po ba? Amen. Sabi nga ng propeta ngayon kay King Jehoshaphat, no? Believe in the prophets and you shall establish. Maniwala ka sa mga propeta ng Panginoon at ikaw ay mapapayapa at ikaw ay mapapanatag. Amen po ba? Kaya po sa oras na ito, pag hindi nyo